Hello everybody! How are you? How you doing? Thank you very, very much for tuning in. And of course, another reaction video courtesy of Pinoy Mystery Channel from Australia. And actually, this video reaction are under fair use, section 107 of the Copyrights Act 1976 for entertainment and also educational purposes and folk lore. So anyway guys, bago tayo mag-umpisa sa reaction videos, don't forget to support Pinoy Mystery Channel and subscribe to his channel at saka gawin yung tama. Subscribe, click notification all, share the video, and then click the button of notification bell all. Tapos mag-iwan ng bakas, syempre, and then big thumbs up kasi talaga naman pong pinaghirapan ang video na to. So, make sure that you give him a big thumbs up, okay? Si Pinoy Mystery Channel. And also, for disclaimer, I just want to point out that I did ask permission to use the video for reaction video for entertainment. And this is why I am using the fair use, section 107 of the Copyrights Act 1976. Anyway guys, with this type of story, gusto ko lang ipahayag sa inyo na not everybody actually believe different kind of cultural story ng mga nung araw. But you are free to make a comment whether you agree or not. Just actually leave a comment para naman masaya, di po ba? Kasi of course we understand na hindi naman tayo lahat naniniwala sa mga haka-haka, sa mga istoryang maligno or encantada or ano paman, di ba? But in reality, sa bawat sulok ng mundo, yung ibang mga banyaga ay naniniwala po sila. So anyway, bago tayo mag-umpisa, don't forget to support me also, okay? Subscribe, click notification all, share the video, leave related comment, at saka kompletohin na magbigay pugay ng thumbs up or thumbs up for community support, okay? So anyway guys, naalala ko nung bata ako, mga siguro 7 years old or 8 years old, every 6 p.m. Nagdadasal muna yung lola ko. Tapos katapos niya magdasal, kakain kami, and then before we go to bed, nagkikwento siya ng mga kwento. So, sa madaling salita, narinig ko na itong ano na to, yung story na to sa lola ko. That was many years ago, okay? So, anyway, nakita ko yung story na to kay Pinoy Mystery Channel and I was like, wow, naalala ko nung bata ko, nagkwento sila ng ganito. Pero, itong istorya na to, hindi po ito nangyayari sa Pilipinas, kundi sa bawat sulok ng mundo. Kasi mayroon din akong narinig na kaparehong istorya doon sa Vietnam, nasa ilalim ng ano, cave na another, ano tawag doon, yung parang mundo. Makikita nyo yun kung i-google nyo. Nalimutan ko lang yung pangalan. Yung cave na yon sa Vietnam, parang Biringan. Ano, ganun din ang kwento na ano daw, na parang ibang ano planeta. So anyway, we are going to continue to react on this story kasi nakaka-relate ako. And then kung kayo naman ay nakaka-relate, mag-iwan din kayo ng bakas, okay? So anyway, without further ado, panoorin natin. Siyudad ng Biringan, ang tinaguriang Invisible City. Pinaniniwala ang tirahan ng mga nagagandahang engkanto at pinaliliputan ng masasamang maligno. Ayon sa mga kwento, ito ay matatagpuan sa mapunong bahagi na Samar. Puno ng ilaw sa gabi, mga kumikinang na gitu sa araw at mga nakakalulang gusali na tumatayog sa ibabaw ng matataas na punong kahoy. Sa kabila ng maraming patunay mula sa mga taga roon, mga saksi mula sa kabilang hibayo, bakit tila paiba-iba ang kwento ng marami tinggil sa Biringan? Katangisip nga ba o isang katotohanan?
Kung nais mong lumawak pa ang iyong pag-iisip at lumalim ng lubusan ang iyong pangunawa, sama-sama nating alungkatin ang kasaysayan at hanapin ang kasagutang mahirap. Ipaliwanag ang tanong. Totoo. Totoo ba? Totoo ba? Ano ang tinaguriang biringan? Guys, bago ipagpatuloy natin, don't forget to subscribe to Pinoy Mystery Channel, okay? Thank you po. Kwento sa lugar ng Gandara, Taranggan at Pagsanhan, sa gitna ng Kalbayog at Katarman, bandang itaas ng Samar, noong mga taong 1960s. Maraming istorya ang lumaganap sa mga baryo at mga karanasan ng mga taga roon na mahirap ipaliwanag. Isa na dito ang salaysay ng ilang mangingisda mula sa lugar ng Laowag at San Roque. Bago sumikat ang araw, sa gitna ng tahimik na karagatan, habang malamig ang simoy ng hangin, inaabangan ng ilang kalalakihang nagbabangka, hindi ang mga huling isda na tinitinda sa palengke, ngunit ang nakamamanghang ilaw, ilang kilometro ang layo sa Pampang. Hala, nakakatakot. Ayon sa mga saksi, mamamataan ang nakabibigat. Ay nako, alam mo, minsan pag kinikwento ng lola ko ito sa hating gabi o kaya bago maghating gabi, kasi minsan 11 PM sa Pilipinas, nagkikwento siya pag hindi pa siya natutulog ng mga ganito o kaya 9, nakakapangilabot kasi wala pa yung television nung araw, radyo lang. Kaya sabi ko, ay nako, nakakatakot. So anyway, let's continue it. Huwag niyong kakalimutan guys, okay, panoorin ito ng buong buo. Aning lugar, puno ng nagtataas ang gusali na malapit sa siyudad ng Kalbayog. Nababalot daw ito sa makapal na hamog at nasisilip sa ibabaw ng mga punong kahoy. Sa unang sulyap, ang akala ng iba ay namamalikmata lamang dahil kulang sa tulog o binabangungot dahil hindi pa lubos ang nagigising. Ngunit ang natatanaw ng mga ilaw ay nasulyapan rin ng mga taga-ibang barangay. Ang unang hinala ay mga manggagawa sa kabilang ibayo na sa gabi nagtatrabaho. At dinayo din ito di umano ng isang kumpanya mula sa bansang Japan na nagnais magtayo ng negosyo sa naturang maunlad na syudad. Guys, naniniwala ba kayo sa mga ganitong istorya? Kung hindi, okay lang. Kung naniniwala, okay lang din, di ba? So anyway, mag-iwan kayo ng bakas ha, kung ano yung sa palagay nyo. So anyway, this is just a reaction video. Wala tayong sinasabing totoo o hindi. Basta pangdagdag kaalaman, di ba? So anyway, don't forget to support PMC. Puro ng mga tagaroon kung nasan ang tinutukoy ng mga dayuhan. Subalit hindi lamang ang mga ilaw at nagtataas ang gusali ang makikita sa mailap na syudad. Kung hindi, mga engkanto at maligno. Mula no... Alam mo, naniniwala yung ibang tao tungkol sa Biringan na may maligno at engkantada. Hindi naman daw lahat ng tao na nakarating doon sa Biringan mayroon karanasan na hindi maganda. Pero yung iba, sinasabi na yung mga gusali, yung mga yung mga building, yung parang syudad, yun ang sinasabi. Tapos daw, yung iba nakakabalik uli, yung iba naman nananatili doon. So anyway guys, malayang malaya kayo mag-comment ha. Kwento lang ito, okay? Nawawala. You're not ready for it. Bakit pa iba-iba ang kwento ng Biringan ay nasa Pagsanhan Falls. Ayon naman sa iba, punong balete raw ang kadalasang ginagamit. Ang mga nakatira sa Biringan ay pinaniniwala ang mga elementong may taglay na kakayang hindi mula sa ating mundo.
may nagsasabi naman na ang mga ito ay mga duwende. Yung iba ang sabi, mga higante na parang kapre. So anyway guys, kagaya ng sinabi ko kanina, itong kwento na to, hindi po ito nakakagulat kasi matagal na itong kwento na to. Umabot na ng ilang henerasyon. Talagang kinikwento ito at hindi makalimutan. At saka meron akong ibabalita sa inyo. Meron daw foreigner na nagpunta sa Biringan na nakalabas at nagsabi na ito daw ay totoo. Pasensya na, nabulol ako doon. Ito to. So anyway, yung nangyari doon sa Banyaga na yon, ikwento din niya dito sa Amerika. Sabi niya, nakarating daw siya dyan, at saka sabi niya, maniwala kayo o hindi, kayo ang bahala, pero naranasan daw niya yan kasi medyo nakita niya yung mga gusali. So anyway, ipagpatuloy natin guys, okay? Para naman magkaroon tayo ng talagang palaisipan na malalim. Maniwala kayo o hindi, okay lang ha. May nagkukwento na magaganda ang itsura ng mga engkanto. Ngunit ang iba ay mga nakakatakot na parang tikbalang. Depende kung sino ang iyong tatanungin. Ayon sa Greed Magazine, noong mga taong may mga kasangkapang dumating sa Samar na papuntang Biringan at ang mga ito ay bayad na. Ngunit hindi natunto ng mga tagahatid kung saan ang naturang syudad. At hanggang ngayon, isang misteryo kung sino ang nagbayad sa mga kagamitan. Ayon sa mga nagsasabing saksi, ang mga taga-Biringan ay mga multo na parang kaluluwa. Ang iba naman, mga halimaw na parang taong lobo. Ayon din sa ibang kwento, kung ang isa ay magugustuhan ng mga engkanto, ito ay dadalhin sa syudad. Kung kakain o iinom lalo na ng itim na pagkain, hindi na ito makakabalik pa. At kung hindi ka naman kaaliwa ng mga engkanto, ang isa ay magkakasakit, magdidelirio, at mamamatay. Kukuhanin ng mga nito ang iyong kaluluwa at dadalhin sa Biringan. Doon ang isa ay hindi tumatanda dahil ayon sa paniniwala, mabagal ang oras sa syudad. Ang ulat sa Owlcation na kung ang isa ay maliligaw papunta ng Biringan, kailangan baliktarin ito ang kanyang kamiseta upang hindi mapaglaruan ng mga tinatawag na San Telmo. Pinapaalalahanan din ang mga bata sa lugar na matulog ng maaga. So anyway, yung sinasabing San Telmo, pinakamalalim na salita po yan ng Bisaya. Yung ibig sabihin ng San Telmo, yung mga kaluluwa na hindi nakakapag pahinga, talagang nasa mundo pa rin na ito. So anyway, ano sa palagay nyo, naniniwala kayo o hindi? Naniniwala ba kayo sa mga maligno? Naniniwala ba kayo sa mga inkantada o iba-ibang klaseng kwento na mga iba, nakakaiba? Naniniwala ba kayo? So anyway guys, maniwala tayo o hindi, at least meron tayong malalim na palaisipan. Kasi alam mo, minsan totoo, minsan hindi. At minsan naman may nagsasabi na na mga iba-ibang klaseng kababalaghan ay mahirap paniwalaan, pero nangyayari. So anyway, without further ado, continue ulit tayo. And of course guys, paalala lang, don't forget to support PMC, okay? Maraming salamat po. Para hindi sila kidnapin ng mga tinatawag na tambal. Kung mabuting tao, magugustuhan ka ng mga magagandang engkanto. Ngunit kung puso mo'y itim, paglalaruan ka ng mga bungis-ngis.
Totoo ba ang Biringan? Guys, don't forget to support PMC ha. Kasi alam mo naman, super super paborito ko yung mga kwentong-kwentong ganito. So, support PMC, subscribe to his channel, click notification all, share the videos, and then of course, magbigay pugay, mag-iwan ng bakas, and then thumbs up, okay? Maraming maraming salamat po sa panonood, and of course, I'm going to paste the link of this video para mapanood nyo ng tuloy-tuloy. Maraming salamat po. Pero may isang katanungan, naniniwala ba kayo? And also, bago tayo magtapos sa reaction video, I just want to remind again sa Ecclesiastes 3 verses 1, there is a time for everything and a season for every activity under heaven. So, bahala po kayo sa inyong opinion kung narinig nyo na ito o hindi, and then mag-iwan ng bakas, okay? Maraming salamat po. At saka sa uulitin, thank you po. Ang marami sa kasalukuyan, lalo na ang mga kaganapan katulad ng mga sulat papuntang Biringan, mga nakakakita sa kakaibang nilalang malapit sa naturang lugar, katulad ng mga taong walang uka sa taas ng kanilang bibig na nangaakit ng mga kababaihan. Ang patuloy na pagkawala sa sarili ng ilan, at kung magigising ay may alaala na galing ito sa Biringan. Ang mga nagsasabing nakakita na at nakarating sa Invisible City ay ang mga mismong pruweba at patunay ng nakamamangang syudad ng mga engkanto na puno ng ilaw at matatayog na gusali ay katotohanan. Bagamat paiba-iba ang mga salaysay ng mga taga roon, ay sa kanila mababait raw ang mga Biringano, pero sabi ng iba, masasamang maligno ang mga ito. Yung iba naman mga duwende raw, mga kapre, tikbalang, engkanto o engkantada. Ang katotohanan sa Biringan ay madali lang sagutin. Ito ay kung ano ang iyong pinaniniwalaan. Kung iisipin, paano sasabihin hindi ito totoo kung mayroong mga saksi? At sa kabilang banda naman, paano ito patutunayan sa mga hindi pa nakakakita? So guys, maraming maraming salamat sa panonood ng reaction video. And also, I just want to say thank you so much for your support. And also, don't forget to support Pinoy Mystery Channel. Dahil sa kanya, nagkakaroon tayo ng reaction video. Thank you po. Bagamat walang video na nakuhanan sa Biringan o litrato na nakasapul sa mga nakikita sa lugar, sapat na ang kwento ng mga taga roon upang ang Biringan ay maging isa sa pinakamisteryosong lugar sa buong Pilipinas. Anong aral ang mapupulot dito? Totoo na marami ang hindi naniniwala sa Invisible City, maliban na lang kung ikaw ay tunay na nakarating na. Kaya minsan ang katotohanan ay base sa sarili nating karanasan at sa sarili nating kaalaman. Kaya mas maigi siguro na irespeto ng bawat isa ang paniniwala ng kanyang kapwa. Dahil sa katunayan, gusto mo ring respetuhin ng iba ang iyong paniniwala. Huwag kalimutan na karapatan ng bawat tao at bawat nilalang na maniwala sa kanilang katotohanan. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ang iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ang susi sa tunay na kalayaan. Okay guys, ano, nagustuhan nyo? Diba? Ang galing-galing ni PMC. So anyway, talagang super galing ng pagkagawa ng kanyang video. And of course, talagang nakakapagbigay ng aral at syempre ng kasiyahan. And also, syempre, malalim na palaisipan. Yung lola ko, marami siyang kwinikwentong ganito. And some people who are actually nagkaroon na ng experience, naniniwala. Yung iba naman, hindi. And of course, we have to respect each other, ano, opinion
and also experiences. Kasi minsan, hindi tayo naniniwala. Pero in reality, it happened to some other people. At lalo na sa atin. Sometimes we experience it also. Pero hindi naman natin kinikwento, di po ba? Kasi minsan, natatakot tayo na baka batikusin tayo. But since this is a video and it's only a reaction video, nasa inyo po yung ano, final opinion. Ano sa palagay niyo? Mag-iwan sa baba sa comment section. Thank you po. Okay, thank you and I'll see you in the next reaction video po. Maraming salamat.